Mas madalas kaysa hindi, masyado tayong nadadala sa ating pang-araw-araw na mga gawain na hindi na natin napapansin ang kahalagahan ng kung paano natin pinapresent ang ating sarili sa iba. Ang ating paraan ng pagpipresent ng ating sarili sa isang consistent na batayan ang tumutukoy sa impluensyang meron tayo sa mga tao sa paligid natin at sa ating komunidad. May mga gawi ang mga taong introvert na tumutulong sa kanila na itaas ang kanilang katayuan at gumawa ng pangmatagalang impresyon sa halos lahat ng aspeto ng kanilang buhay. Sa pamamagitan ng mga sumusunod na katangian at pag-uugali, pinapahusay ng mga introvert ang kanilang interpersonal na pagiging epektibo at kung paano sila nakikita at pinapahalagahan ng iba. Narito ang mga ugali ng mga introvert, kaya maraming nakaka-appreciate sa kanila. Number 1, generational. Ang bawat henerasyon ng mga tao ay bubuo ng sarili nitong mga estilo at kagustuhan batay sa mga pagbabago sa kultura at teknolohiya na kanilang naranasan sa paglaki. Madaling lumitaw ang mga hindi pagkakaunawaan kung hindi makikilala ang mga pagkakaibang ito. Halimbawa, kung ano nakikitang isang maayos na estilo ng komunikasyon ng isang henerasyon ay maaaring ituring na impormal o walang galang sa iba. Kaya ang mga introvert ay kinikilala at inuunawa ang mga pagkakaibang ito dahil hindi lamang ito nagpapayaman sa mga pakikipag-ugnayan kundi nagpapalusog din. Ang susi ay epektibong komunikasyon, collaboration at pagkakasundo sa magkakaibang pangkat ng edad, sa lugar man ng trabaho o sa mas malawak na konteksto ng lipunan. Number 2, humor. Ang pagdevelop ng humor at kakayahang maglagay ng kasiyahan sa iba't ibang sitwasyon ay isang mahalagang interpersonal na kasanayan ng mga introvert na maaaring makabuluhang mapahusay ang kanilang panlipunan at profesional na mga pakikipag-ugnayan. Ang isang joke na may magandang timing o komento ay may kapangyarihan upang maputol ang tensyon, magdatag ng pakikipagkaibigan at lumikha ng isang positibong kapaligiran. Ang katatawanan sa pangkalahatan ay nagsasangkot ng kakayahang makahanap ng amusement, irony o biro sa iba't ibang sitwasyon. Gayunpaman, ginagamit ito ng mga introvert ng maingat. Maingat sila sa mga bias at tumutuon lang sa pagsasama-sama ng mga tao, hindi paghati-hatiin sila. Kasabay nito upang lubos na pahalagahan ang katatawanan, mahalagang hindi madaling matrigger o masaktan. Matutong makakita ng mga alternatibong pananaw, unawain na hindi lahat ay sinadya upang kunin ng personal, at pahalagahan ang mga nuances ng iba't ibang pananaw. Number 3, respeto. Para sa mga introvert, ang respeto ay tungkol sa pagtrato sa iba ng may dignidad, kagandahang loob at pagiging patas. Kabilang dito ang pagpapakita ng pagpapahalaga, pangangalaga at pagsasaalang-alang sa mga tao, ang kanilang mga pagkakaiba, paniniwala at mga hangganan. Ang pagiging marespeto ng mga introvert ay hindi lamang nagpapakita ng positibo sa kanilang pagkatao at mga kasanayan sa interpersonal, ngunit nagpapakita rin ito ng kanilang antas ng maturity, open-mindedness at emosyonal na katalinuhan na lubos na pinapahalagahan sa parehong personal at profesional na konteksto. Ito ang nagbibigay daan sa kanila na kumonekta sa iba sa makabuluhang paraan na nagtataguyod ng pag-unawa at empatiya. Number 4, tapat. Ang pagdadala ng mga introvert sa kanilang sarili ng may katapatan at integridad ay naglalatag ng batayan para sa pagtitiwala. Kapag bukas at totoo ang kanilang mga pakikipag-usap, kinikilala ng mga tao ang kanilang katapatan na kung saan ay bumubuo ng kredibilidad. Bukod pa dito, ang pagkilos nila ng may integridad ay nagtatatag ng isang may prinsipyong diskarte sa kanilang mga pakikipag-ugnayan. Pinapakita nito ang kanilang commitment sa paggawa ng tama kahit na nahaharap sa mga hamon o may hirap na mga desisyon. Kaya ang commitment nila sa katapatan at integridad ay nagtatatag ng isang pamantayan ng pag-uugali na nagpapataas sa kanilang pagkatao at sa mga relasyong nabubuo nila. Number 5, maaasahan. Ang pagiging maaasahan ng mga introvert ay nangangailangan ng disiplina at conscious na pagsisikap dahil ito ay mahalaga para sa pagbuo ng matatag at pangmatagalang relasyon sa parehong personal at profesional. Ang pagtupad sa kanilang mga pangako, gaano man kaliit, ay nagtatatag sa kanila bilang isang taong may isang salita. Kapag alam ng mga tao na maaari silang umasa sa kanila, mas malamang na magtiwala sila, humingi ng input at mag-alok ng mas malaking responsibilidad at mga opportunity. Number 6, pananagutan.
Lahat ay nagkakamali. Ito ay hindi maiiwasan at bahagi lamang ng pagiging tao. Gayunpaman para sa mga introvert, ang tunay na sukatan ng karakter ay nakasalalay sa kung paano tumugon ang isang tao sa mga maling hakbang nito. Ang pagkuha ng personal na responsibilidad para sa kanilang mga aksyon sa halip na manisi ng iba ay isang pangunahing kasanayan na makabuluhang nakakaapekto sa kung paano sila nakikita at pinahahalagahan ng iba. Ang pagkilala at pag-aari ng mga introvert sa kanilang mga pagkakamali ay nagpapakita ng maturity, pananagutan at kahandaang matuto at umunlad. Nagpapadala ito ng isang malakas na mensahe na hindi nila lamang alam ang kanilang mga aksyon ngunit nakatuon din sila sa pagwawasto at pagpapabuti sa mga ito. Number 7, patience. Ang pasensya ay ang kakayahang tanggapin o tiisin ang mga pagkaantala, pagkabigo o pagdurusa ng hindi nagagalit o nababalisa. Ito ay isang birtud na nagpapakita ng pagpipigil sa sarili at pagtitimpi kahit na sa harap ng mga hamon. Maraming introvert ang nagtataglay nito. Madaling mabigo at mawala ng gana kapag tumitindi na ang tensyon. Ngunit ang pananatiling level-headed ng mga introvert at pag-extend ng pasensya nila ay maaaring humantong sa mas magandang mga resulta. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng kalmado at maayos na pag-uugali, mas malamang na makahanap sila ng mga solusyong na pagkasunduan at maiwasan ang mga pabigla-biglang reaksyon na maaaring magpalala ng tensyon. Number 8, kultura. Ang kakayahang pangkultura ng mga introvert ay tumutukoy sa kakayahang umunawa, pahalagahan at makipag-ugnayan sa mga tao sa iba't ibang kultura. Kabilang dito ang pagkakaroon ng kamalayan sa kanilang sariling kultural na lente, habang binubuo ang mga kaalaman sa iba pang kultural na mga kasanayan, pagpapahalaga at paniniwala. Sa ganitong pag-unawa, nagagawa ng mga introvert na makipag-usap ng mas mabisa at makahanap ng mga karaniwang batayan sa mga taong may magkakaibang pinagmulan. Hindi ito nangangahulugan na kailangan mong gamitin ang bawat kaugalian o kasanayan ng isang partikular na kultura. Ito ay tungkol sa pagkakaroon ng isang bukas na isip at magalang na diskarte na kinikilala at pinahalagahan ang mga pagkakaiba-iba nang hindi nagpapataw ng sariling mga pamantayan sa kultura. Number 9, pasasalamat. Ito ay isang straightforward ngunit napaka-epektibong kasanayan na higit pa sa pagiging magalang. Kapag naglalaan ng mga introvert ng oras upang magpahayag ng pasasalamat, sabihin nating para sa pagsusumikap ng isang kasamahan sa trabaho, suporta ng isang kaibigan, o paglahok ng isang miyembro ng pamilya, nagpapadala sila ng isang malakas na mensahe. Ipinapaalam nila na hindi lamang nila napapansin ang mga pagsisikap ng mga nakapaligid sa kanila, ngunit talagang pinahahalagahan din nila ang mga kontribusyon ng iba. Ang pagkilalang ito ay nagsisilbing positibong reinforcement na naghihikayat sa mga individual na ipagpatuloy ang kanilang mga positibong aksyon habang pinalalakas ang pakiramdam ng pagpapatunay. At number 10, pagkatuto. Sa dynamic landscape ng ating patuloy na umuunlad na mundo, ang mga introvert na yumayakap sa panghabang buhay na pagkatuto ay nananatiling nangunguna. Ito man ay pagkuha ng mga bagong kasanayan, pananatiling may kaalaman sa mga uso sa industriya o pagtataguyod ng mga personal na interes. Ang commitment nila sa pag-aaral ay hindi lamang nagpapayaman sa kanilang buhay, ngunit pinauhusay din ang kanilang halaga sa iba. Sila ay nagiging madaling makibagay, may kaalaman at isang well-rounded na individual na may kakayahang gumawa ng makabuluhang kontribusyon sa kanilang personal at profesional na buhay. Shoutout sa mga nag-comment last upload na ito ang gagawin ng mga toxic sa mga introvert na hindi nila kayang ma-impluensyahan. Shoutout kay Miss She. Sabi niya, "Ay wow, nakaka-amaze naman. Parang kilala mo si amo ko, Sir AP." The best response sa mga toxic is no response at all. Yung tipong after na masabihan ng kung ano-ano, still hindi ka affected. Parang walang nangyari at may ngiti pa rin sa labi. Thank you na lang talaga kay Lord for the peace and joy in spite of everything. At the end of the day, love covers all the multitude of sin. At shoutout din kay Nerissa Malapit, Norma Parinya, Nathan Agripa, Mary Ann Panya, Jinky Gayo, at Kay Dasik. Kung gusto nyo ding ma-shoutout, mabati o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng mga isa-shoutout para sa susunod na upload. Salamat! Ang mga introvert ay kadalasang mas pinahalagahan ang mga nakapaligid sa kanila dahil sa kanilang likas na pag-iisip, malalim na kasanayan sa pakikinig at tunay na presensya.
may posibilidad silang lumapit sa mga relasyon ng may pag-iingat, nag-aalok ng kalmadong pakiramdam at katatagan na nakakaaliw sa iba. Ang kanilang kakayahang makinig ng mabuti at magmuni-muni ng malalim ay lumilikha ng puwang para sa makabuluhang mga pag-uusap na nagpapadama sa mga tao na naririnig at nauunawaan. Ang mga introvert ay nagdudulot din ng tahimik na lakas at magiging maaasahan, kadalasang nag-aalok ng mga insightful na pananaw na maaaring hindi napapansin sa mas diverse na setting. Ang mapanimdim at maalalahanin na diskarte sa buhay ang nagbibigay daan sa kanila na bumuo ng tiwala at pagpapahalaga sa paglipas ng panahon, na nagpapatibay ng mas malalim na koneksyon sa mga nakapaligid sa kanila. Alam mo ba ang mga reaksyon ng isang toxic na tao kapag nakaharap nila ang isang introvert na hindi nila kaya? Panoorin mo sa video na to.